ating gagawin. Nasa ilang minuto gagawa tayo, mag-type tayo. Halimbawa, makaubos po tayo ng 2 minuto. No? I-type natin, tapos i-send natin. So, kahit na 10 minutes na ma-consume natin doon sa pag-send natin. So, yan. Gagawin natin po yan pagising natin sa umaga. No? So, magbigay tayo ng oras. Siyempre, sa umaga tayo nagpipray, tayo umaawit. Tapos yung awit naman po ay kahit naglalaba tayo, pwede tayong umawit para sa ating Panginoon, no? Yung salamat sa iyo, no? Pwede natin awitin, ha? O kung halimbawa busy-busy talaga, kahit naglalakad tayo, no? So basta ang mahalaga doon, makibigan, magkaroon po tayo ng time para sa ating Panginoon. Kasi napakahirap pag wala tayo sa ating Panginoon. Napakaganda pag ang ating pananampalataya ay malakas para sa ating Panginoon. Di ba maganda, mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon? So yan, una, siya ang dakilang manggagamot. Siya ang tinatawag po natin Jehovah Rapha, o kaya sa Tagalog, siya ay pinaka-the best, pinaka-dakila, pinaka-expert, mga kaibigan, upang pagalingin po tayo. Dito naman, no, nakita natin, nabasa po natin sa New Testament, na yung isa sa mga inaalihan ng demonyo, yung pumunta si ang ating Panginoon doon sa Gadarin, no? Gadarin, mayroong isa doon na doon na nakatira po sa sementeryo. Subalit, ang pangalan niya ay Legion kasi marami daw nakatira sa kanya, no? Subalit, pinalayas ng ating Panginoon ang mga pwersa ng kadiliman doon. At ang sabi ng mga persa ng kadiliman, baka pwede pupunta kami sa baboy, at pumasok sa baboy, at lahat na baboy noon ay na doon sa lugar na yon ay nalunod dahil pinasukan sila ng masamang espiritu. Kaya lumaya ang tao na yon sa persa ng kadiliman dahil pinaalis ng ating Panginoon. At sa panahon naman po natin ngayon, mga kaibigan, pag ang ating kaibigan o kung sino man na inalihan o kaya sinapian ng masamang espiritu, pwede po natin paalisin sa magitan ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya no problem. Bakit? Dahil sa pangalan niya pa lang, talo na ang persa ng kadiliman. So napakaganda, di ba, mga kaibigan? So tayo ay huwag tayo makalimutan ng natin ang lahat. Subalit ang tungkulin natin sa ating Panginoon, agwag nating kalimutan. So dito, no? So yan ay sasakit. Sunod naman, no? Minsan na problema tayo. Ano pa ba yung mga nagpapastress sa atin, no? So minsan po kasi stress tayo, no? So mayroong tao talaga na pag walang pera ay malungkot, no? Subalit wag po natin alalahanin po yan. Pag walang pera dahil nakasaad, dahil ang ating Panginoon, siya naman ang Jehovah Jireh, no? So ang story ng Jehovah Jireh, yung si Abraham ay inoffer niya si Isaac. So ngayon, nung doon na sa Mount Moriah na yon, gumawa na sila ng altar kasama si Isaac. Tapos ginapos niya si Isaac. So, subalit si Isaac hindi naman nag-refuse, no? So imbis siya pumalag, no? Ginapos siya yung lagay, subalit yung kanyang tinaas na ni Abraham ang kanyang punyal. Yung kanyang ibaba, sumigaw ang angel, Abraham! Tiyak na namin na ikaw ay masunurin sa ating Panginoon. Tapos paglingon niya, nakita niya ang ihahandog na tupa, kordero na i-offer na kanyang ihandog. Kaya tinawag niya Jehovah Jireh, ang Diyos ang siyang mag-provide para sa atin. Kaya makibigan, wala na tayong hanap-hanapin pa pag tayo ay sa ating Panginoon. Dahil maliban na siya ay dakilang magagamot, siya pa rin ay ang the good provider. Siya ang Jehovah Jireh. Kaya makibigan, huwag tayong mag-alala. Dahil maliban na dakilang magagamot ang ating Panginoon, siya rin ang dakilang tagapagbigay o provider ng bawat isa sa atin. Kaya, no need to worry. Ha? Bakit pa tayo mag-worry? Mag-worry tayo, ma-stress po tayo, hindi tayo makatulog. Subalit, pag hindi tayo mag-worry, masarap po ang ating tulog. Di ba masarap ang tulog natin pag wala tayong worry? Ang
hindi lang naman po tayo matutulog pag nag-aalalat po tayo. Subalit pag hindi, masayang-masaya po tayo mag-ibigan. Ano man ang pagsubok sa buhay, masaya nating tanggapin po ito dahil ang Panginoon ay sumasa atin. Di ba napakaganda mag-ibigan? Napakasaya pag tayo ay sa ating Panginoon. Yan, no? Kaya huwag tayong umalis. No? So, wala na tayong hanap-hanapin pa pag doon tayo sa ating Panginoon. Minsan, nag-aaway, isa sa makos ng away ng mag-asawa ay ang walang pera. So, huwag tayong mag-away, huwag tayong mag-worry, huwag natin debatihan ang pera. Dahil ang ating Panginoon ay the great provider, the greatest provider. Kaya, no need to worry. No need na mag-away-away pa, no? Dahil sa pera. Dahil si Lord, ang siyang dakilang tagapagbigay, siyang the best provider. No? Ang mahalaga lang, huwag po natin kalimutan ang ating tungkulin sa Kanya. Palagi natin sabihin, God first. Ano mang busy tayo? God first. Ano mang ginagawa? God first. No? Kaya sinasabi palagi, ati pong narinig, na before you do something, na bago gumawa ng isang bagay, umpisa natin. O simulan po natin sa tinatawag na panalangin. Ibig sabihin na sabihin natin ating ipaalam sa ating Panginoon upang gabayan tayo, proteksyonan tayo, ang bigyan niya tayo ng strength, wisdom, knowledge, and understanding. No? Di ba napakasaya? Kaya ang pananampalatay, napakaganda. No? So, siya, sunod pa ay siya ay nagbibigay nang tinatawag natin na ilaw. Siya ang ating ilaw, di ba? Mga kapatid, no? Mga kaibigan. So, tingnan nyo po dyan, mga kaibigan, sa Kalayaan Road, no? So, sa Kalayaan Road, dito sa likod po ng Bliss, no? Teacher's Bliss. So, di ba, paggabi, napakaliwanag, no? So, tingnan natin, pag nung madilim pa, medyo mahirap, medyo. Pag halimbawa, naglalakad ka nag-iisa, medyo matatakot ka po dahil baka bigla na lang po may lalabas upang agawin ang cellphone, upang agawin ang dala-dalahan. Subalit sa ngayon, mga kaibigan, tingnan nyo paggabi, pagdating na medyo madilim na, pinapaanda na yung ilaw na po yan, at kahit gabi, no? So, ibig sabihin na, street friendly na siya, no? So, passers-by friendly, no? Ibig sabihin, lahat na dumadaan, walang pag-alinlangan dahil maliwanag na maliwanag. So, di ba maganda? No, siya ang Panginoon ang ating ilaw. No? Siya ang siyang. Kaya huwag tayo doon sa dilim. Dapat doon tayo sa liwanag. No? Saan man tayo, ano man po ang ating ginagawa, piliin po natin na tayo sa liwanag dahil sa dilim. Napakahirap. Maraming hindi magandang nangyayari pag mayroong kadiliman. Kaya hingin natin, magtulungan po tayo, magpalakasan po tayo, mag-remind tayo sa bawat isa ng ating Panginoon, ang siyang ating ilaw. Ibig sabihin niyan, ang kadiliman ay mawawala pag tayo ay sa ating Panginoon. Kaya napakaganda, di ba, sa mag-asawa, no? Napakaganda pag palagi sa liwanag. Ibig sabihin, transparent. Walang tinatago si Mr., si Mrs. wala rin tinatago. Sila ay nag-usap ng masaya, at pag ang pamilya ay masaya, so paglabas nila sa tahanan, masaya. Ibig sabihin, ang barangay tuuan ay masaya. Dahil pag mayroong malungkot na mga pamilya at paglabas nila, ibig sabihin malungkot din ang barangay tuuan. Subalit, pag ang mga pamilya ay masaya, maayos, clean and orderly sa loob ng bahay, paglabas, clean and orderly din. Dahil kung may alagang aso, mga kaibigan, may dala na po silang pandakot o kaya nakapampers ang kanilang aso. Kaya napakaganda, no? Kaya sana we will pray together, we will be in one accord, magtulungan po tayo, i-remind natin ang bawat isa na kung ay may alagang aso, ating alagaan ng mabuti. Dahil nakalagay sa banal, sa moral na gabay, no? Na ang taong matuwid sa kanyang hayop ay mabait. Subalit, ang kabaliktaran nito, ang hindi matuwid, kahit kanino, ay mabagsik. No? Kaya magtulungan po tayo. No? So, clean and orderly. No? So, salamat na alaala ko yung clean and orderly. Kasi pag sa bahay, very clean,
tapos malinis siya, maayos. Of course, paglabas ng pamilya na yan sa pamayanan,